Hello mga co-makers. Magandang araw sa ating lahat. Pasensya na kayo at matagal-tagal din akong hindi nagpakita sa inyo. Kasi palagi kasing maingay dito sa amin. Kaya nabuti ko na lang na i-mute na lang at hindi na lang ako magsalita kasi sobrang ingay. Hindi rin tayo magkarinigan. Buti ngayon, malis yung anak ko. At saka medyo tahimik. Kaya ngayon lang akong video. So, maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa inyong suporta. Yung ginawa niyong pag-subscribe at panunood sa aking video ay malaking bagay din sa akin. Tulong na rin po ito sa aming church ministry na ginagampanan. At alam niyo naman, wala kaming mga sponsors. So, sa pamagitan nito, kung ito'y mamonetize, so malaking tulong na rin po. At kayo rin po na nanonood ay nakakatulong din po sa aming mission. Salamat po sa inyong panonood. For today's video, tayo po ay maggagawa po tayo ng sarili nating panghaplas. Yung, di ba, sino sa inyo na mahilig sa Epicacent oil? Kami mahilig kami ganun. So, ni-research ko ito sa YouTube, sa Google, at nakita ko doon kung ano yung mga ingredients. So, ngayon, ganun po ang gagawin natin. Gagawa tayo ng sarili nating Epicacent oil. Kasi yung ginawa kong herbal liniment dati, salamat sa inyong suporta. Umabot po siya ng 2,000 mahigit ang viewers. Pero medyo greasy po kasi siya. So, gagawa tayo ngayon ng non-greasy na haplas. Yan, na kahit sa araw natin gagawin o ihaplas natin yan kahit alis tayo o nasa work, hindi pa rin parang hindi siya malangis pa sa pakiramdam. So, yun po ang gagawin natin. Abangan po ninyo at subaybayan ang ating pong video ngayong araw na ito. Maraming salamat! Ngayon ang ating mga sangkap para sa ating gagawing non-greasy liniment oil ay una sa lahat itong light mineral oil. Ayan po, sinalin ko lang po dito yung light mineral oil. Ayan. And then, kailangan natin syempre pang-panghang itong menthol crystal. Iubos na lang natin ito, mga 1 tablespoon na lang ito. Tapos, kailangan natin itong camphor crystals. Yan. And then, syempre, itong methyl salicylate. Yan. Actually, itong light mineral oil, ito yung ginagamit usually sa mga sa mga spa. Kasi dati nagtuturo din po kami sa isang, meron kaming training center sa paghihilot, massage. Ito rin pong ginagamit namin. Yan. Pero ngayon, gagawin natin ay lalagyan natin siya ng mga sangka para maging menthol siya o maanghang siya na refreshing talaga sa katawan at nakakaalis ng mga sakit ng ating katawan. So, sige na. Simulan na natin. Ang gagawin natin ngayon ay isali natin dito sa ating itong ating sukatan. Ito. Magsuka tayo ng mga 200 ml na mineral oil. 200 ml na yan. Hindi masyadong makita, di ko malipat. Tula kasi kung nagkakamera sa akin, ako lang mag-isa. Next, ay ilagay natin itong menthol crystal. Iubos na natin to kasi konti na lang to. Kaysa bili tayo ng bili ng Epicacent oil, di gumawa na lang tayo ng sarili natin. Ayan. Madali lang yan matunaw. Siguro, yun natin mabuti. Sayang eh. Ngayon, kung mas gusto ninyo talaga ng manghang na manghang talaga, pwede nyong dagdagan. Depende sa inyong gustong anghang. Pag natapos to, pwede nyong i-ano sa balat ninyo kung okay na ba yan. Ang anghang. Yan, naubos. Malakas kasi ako gumamit nito eh. Ginagamit ko rin yan sa
ibang mga ano sarap. Yan, oh. Bilis matunaw. Then, lagyan natin itong camphor crystal. Isang kutsara din. 1 tablespoon. Yan. Lagyan natin dito. Okay. Haluin lang ng haluin. Yan. Tapos, lagyan natin itong methyl salicylate. Lagyan natin din ng isang kutsara. 1 tablespoon. Yan. Punuin natin. Okay. Haluin lang natin ang haluin. Yan ang bango, oh. Mm. Actually, itong mineral oil natin, mabango na talaga siya. May ano na siya. Meron na siyang scent. Ngayon, gusto natin na ang maamoy natin ay amoy doon sa efficacent oil, pwede nating bilhin yung mineral oil na unscented. Tapos, pwede rin na lagyan din natin siya, ito, lagyan natin ng essential oil. Pwede natin siyang lalagyan ng essential oil. Yan. Ngayon naman, testingin na natin ito. Kung gaano ba siya ka ano sa katawan o ka anghang. Yan. Okay, so ako kasi gusto ko ng maanghang talaga, lalo yung asawa ko gusto talaga ng maanghang. So siguro pwede nating dagdagan. Dagdagan natin siya ng camphor. Itong camphor kasi pang ano rin to, pang bigay ng anghang. At the same time, maganda ito sa ating katawan. So, iubos na lang natin ito dito. Ubus na lang natin ito. Bali, mga 2 tablespoon na yung ating nalo. Para ma-feel talaga natin yung anghang. Yan, gana na. Tapos, dagdagan pa natin itong methyl salicylate. Bali, 2 ano, ubos na natin. 2 tablespoon din na methyl salicylate. Haluin lang natin mabuti para matunaw. Yan. And then, haluan natin ng eucalyptus oil. Ito'y maganda rin sa ating kalusugan. Yan. Lagyan natin ng ito, ano to, essential oil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 drops. Essential oil. Eucalyptus. Yan. So, testing natin uli. Ang paggawa po talaga ganun, tinitesting na tinitesting hanggang saan gusto mong tapang. Yan. Bango.
Bango po siya. So, nasa inyo, kung gusto nyo yung lagyan to ng kulay, kung gusto nyo yung kulayan ng kulay, ano, kulay green, katulad sa Picassent oil. Pero, sa akin, okay na tong malinaw. Okay na yan. Kasi, ang mahalaga naman, yung haplas na makaka, ano, sa atin. Hindi greasy, hindi siya yung parang makapal sa pakaramdam. Ano siya? Mabango siya. Hindi siya mukhang, ano, hindi siya amoy yung manghililot. hindi siya amoy matanda, ika nga. Kahit matanda na tayo, hindi pa rin tayo mukhang amoy matanda. Yan. Sarap. Yan. So, sa akin, pwede na po may kunting anghang. Tama lang yung anghang. Kasi pagka sobrang anghang, may mga tao kasi allergic sa anghang. Parang napapasok sila. So, sa akin, okay na to. Ayan. Bango. Okay, so yun lang po, mga ka-homemakers. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong suporta. God bless you po.